Nandito na naman po tayo at sa ngayon na welcome po sa The Executive Back. Nandito ulit tayo ngayon at magbabahagi muli tayo ng video dito sa ating channel. Marami akong nababasang mga hugot lines dyan sa FB. So, minsan na alam nyo, hindi rin maganda ang puro tayo hugot eh. Sa totoo lang, minsan na kung ano yung mga hugot lines na yan, kung minsan bumabalik sa atin yan. So, sa mga hanggat maaari, para sa akin lang ah, hanggat maaari, iwasan na natin yan. Kasi kapag mahilig ka sa mga hugot lines, yung mga lines na yon parang ikaw rin ang natatamaan eh. Sa totoo lang. At dyan na minsan nagkakasiraan ang mga magkakaibigan, ang mga magkakamag-anak dahil sa mga hugot lines na yan. So, kung maaari, iwasan nyo na yan kasi wala namang may dudulot na maganda sa atin yan. Sa ngayon na magbabahagi ako ng mga experience natin bilang isang security na naman kasi related sa channel natin 'to eh, kaya nga execute eh. Executive act. Alam mo kung yan pa pala ang isa kong ipapaliwanag sa inyo kung bakit yan ang naging channel name. Yan po ay nagmula sa ating pangalan na The Executive Act sa ngayon ah. So ang D oh. Kung babasahin natin sa English, The Executive Act talaga siya eh, di ba? Pero ang meaning naman yan, para sa akin, ang D ay DOI. Tapos X, secure, yung work ko dati. At ang TIB Act ay Taga-Ibahay Aklan. O, di ba? Nakuha nyo na, ibig sabihin yan. So, ganun lang kasimple yan. So, ngayon, balikan natin yung experience natin sa security kasi ito, alam ko marami ding napikon sa akin dati nito eh. Lalo na siguro, ayoko na kasi magbabanggit talaga ng mga lugar o tao hanggat maaari eh, kasi may matatamaan ako eh. Oh, balikan na lang natin yung trabaho nating security dati. Kaya nga, sa security to, ang dami ko kasing na-encounter dito na para sa akin eh, hindi maganda o bumabalik sa akin eh, ang mga pangyayaring yun. Kasi nga, kapag sinabing security at sa isang kumpanya ka, ang una niyong pinoprotektahan ay yung interest ng kumpanya. Kung sa ano, kayo yung ano eh, kayo yung batas ng ano eh, ng kayo ang nagpapairal ng batas ng kumpanya eh. Kayo ang nag-a-apply noon para i-implement yung mga batas na yun. So, doon maraming nagagalit kapag ini-implement namin yung rules na yun o yung bylaws ng kumpanya una-una. So, katulad nga ng sinasabi ko lagi na tayong mga tao, lalo ng mga Pilipino, ayaw natin na sinisita tayo eh. Pero normally, ang mga guard, lalo na sa mga gate o sa mga ceiling area, sa mga yung mga frontliner talaga ng mga security na sa first defense na tinatawag, sila ang mga naninita eh, tulad ng mga checking, frisking, ganun. So, ang mga tao, ayaw natin na ginaganon tayo minsan eh. Kaya nga ang lagi naming ipinapayo noon sa mga security na na-assign sa mga ganyan, kailangan yung approach nila talagang hindi ma-offend yung mga tao na na-encounter nila. Kailangan na galingan nila yung pag-approach so para na hindi ma-offend yung mga taong pumapasok sa mga establishment o kung saan man sila na-assign, lalo na yung mga nasa gate talaga, karaniwan dyan. Lalo kung kilala mo na ako, sabi mo, ba't sinicheck mo pa? Hindi kasi minsan nila naiintindihan yun. Siyempre, kaya nga security,
Ang unang pinaprotektahan kasi niyan, interest ng tao saka interest ng kumpanya. So kung lalo kung may mga red alert na tinatawag, siyempre magkakandak ng mga frisking niyan o searching. So doon na na-open yung mga tao na yung hindi naman lahat pero normally doon ang gagaling yung mga ano eh, yung mga kinaiinisan eh. So, yun ang naging problema minsan sa trabaho ng mga security guard na kadalasan diyan kami napipressure eh. So, nung time naman na nasa human resources ako na-assign noon sa isang kumpanya, hindi ko na magbabanggit ng mga pangalan ng kumpanya dito. Ang trabaho ko kasi noon, nagkakandak ako ng background investigation ng mga polarization purposes na yun, yung pagkakandak ng background investigation sa kanila. So may mga red flag kaming nakikita o may mga findings talaga kaming nakikita na kung minsan ay doon ako na ano eh, kung minsan para kang makukonsensya talaga kasi biro mo po regular na yung tao dahil lang doon sa findings mo hindi matutuloy ang pag regular sa kanya. So, di ba nakakaawa yung mga ganun, lalo kung hindi naman ganun ka ano yung tao. So, karaniwan yan, depende na lang sa management yan sa pag-uusap nila kung ma-clear out niya yun o talagang maiayos na yung problema niya na yun sa mga, normally naman sa mga previous employment yan eh, ng mga ganyan eh, may mga findings. O di kaya, yung iba naman, scholastic record na minsan ay may mga talagang nagpipiki ng mga credential nila. So, doon nagkakaroon ng problema ang isang empleyado na subject for regularization. At yun ang binabalik ko ngayon sa mga alaala ko. Lalo't yung sabi ko, kung babalikan ko yung panahon na yun, no, ganun kami ka-stricto sa security. Pero sabihin na natin, trabaho lang yun eh, kaya namin ginagawa yun. So, minsan naisip ko eh, na bakit may ganun pa? Eh, sabi ko nga, kung ang Diyos nga nagpapatawad eh, tayo pa kayang tao, di ba? So, dapat pinagbibigyan na lang lahat ng mga yun na irregular at hindi na kailangan. Pero sa ibang kumpanya, hindi naman ganun eh. Alam ko eh, hindi sila nagkakandak ng mga ganun. Pero may mga, sa mga kumpanya na napasukan ko, karaniwan may ganun talaga. May background investigation talaga. At talagang bago sila irregular, kailangan malinis talaga yung kanilang pangalan na clear talaga sila sa mga previous employer nila. So, yun ang naging trabaho natin nung araw. At yun nga, sa nasabi ko, meron nga akong isang kwento rin na kung bakit may mga nagagalit sa atin, talo na sa trabaho nung araw. Una-una kasi, lalo na yung kapag nasa position ka, tulad halimbawa ikaw manager ka, tapos alam mo kami security lang. So, aminin mo natin o sa hindi, maliit ang tingin sa'yo nung manager na yun. Kasi manager siya eh, ikaw security lang eh. Pero ano kami yung mga nagkakandak ng mga verification sa kanilang mga previous employment. So kapag nakitaan namin sila ng positive na mga findings, ay minsan inaano nila, sino ba nag-background investigation? Sino? Parang ganun ba? Pero hindi nila talaga makikilala kung sino nagkandak nun. At wala silang idea nun. Ang mag-uusap na lang yan, kapag may ganyan, yung top management na. At sila na ang nagde-decide niyan kung ano ang maging decision based dun sa findings na nakalap ng investigator. So, ganun ang naging experience ko sa security. Kaya nga,
Nitong pag-uwi ko dito sa Pilipinas, sabi ko ayoko na muna mag-security kasi kapag magtrabaho ulit ako sa security, at ganun pa rin ang mindset ko, alam ko eh, hindi pa rin ako, siyempre yun ang trabaho ko eh, bakit pa ako mag-a-apply ng ganung trabaho kung hindi ko naman kayang panindigan yung trabaho ko yun. Simple implement ko pa rin yung dapat i-implement para sa interest ng kumpanya. So, ganun po. Marami akong na-encounter ng mga matataas na mga nasa posisyon nung araw na hindi naman ako nakipag-argue na argumento talaga na ano, pero normally dahil sa mga ganong sitwasyon, doon nagkakaroon ng mga hindi pagkakanawa ng mga empleyado at ang mga katulad namin. Siyempre kapag naghigpit kami, lalo kung mahilig kang mag-report, eh ganun ang trabaho ng security. Reporting talaga yan. Lahat ng observation yan, talagang nire-report yan. Nilalagbook yan, recorded talaga yan. Dahil ikaw yung ano eh, ikaw yung mata. Ano pang silbi ng security kung hindi mo gagawin yung ganun trabaho mo? So, ano ka, yung parang magbulag-bulagan ka na lang, eh, walang pinag-iba yun sa parang, ano ka rin, yung skalawag na, personnel, di ba? So, yun ang naging karanasan ko sa trabaho ko bilang security. So, kaya nga siguro rin ako tumagal sa ganung trabaho dahil talagang seryoso ko yung trabaho ko yun. At marami akong taong hindi ko masabi kung nakabanggaan o alam ko, alam nila yan kung anong klase akong tao nung araw pagdating sa trabaho. So, hindi ako nagyayabang dito sa mga experiences ko na yan, kundi binabahagi ko lang po sa inyo yung trabaho namin. Kasi masyado kaming minamaliit eh. Pag sinabing security, ay security lang yan. Pero hindi nila alam kung gaano kalawak ang ginagawa ng security sa isang kumpanya. Kapag ang security ng kumpanya ay napakalousy, may posibilidad na mababankrupt ang kumpanya. Kasi yun ang number one na nagpe-prevent din ng ano eh, ng mga illegal, mga unusual activities ng mga empleyado o ng mga nasa posisyon na may kakayahang gumawa ng mga hindi ka nais-nais na gawain. Makukontrol ng security yun. So, yun po. So, ngayon, may idea na kayo sa mga trabaho ng mga security guard o yung mga security personnel na na-assign sa mga malalaking kumpanya. So yun po, hanggang sa muli, maraming salamat pong muli sa inyo sa panonood dito sa ating video. Sana may maisip na naman tayong mga idea at may bahagi dito sa inyo. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.